sandamakmak na patay na bangus ang palutang-lutang sa malawak na palaisdaan sa barangay Pag-asa o Bandong Bulacan. Laking panginayan ng caretaker ng palaisdaan, lalo't kalahating buwan na lang pwede nang anihin ang mga isda. Sabado ron ang mapansing nangihina ang mga isda. Araw na maghapong makulimlim ang panahon na sinabayan pa ng low tide. Nagkaroon kasi dito ng Saturday morning ng sama ng tubig. Eh, bigla na lang nanggaling dito sa may kilid ng dike. Pagkatapos nung gabi, kumati ang tubig. Halos karamihan dito namatay lahat. Sa barangay Tawiran, hindi lang bangus ang lumutang. Mayroon ding tilapia at silinyasi ang namatay. Sa tindi raw ng fish kill ngayon, pati ilo, igat, nangamatay. Iba't iba ang nakikitang dahilan ng mga residente dito sa Ubando kung bakit nagkaroon ng fish kill. Maring ganun sa init. Tapos lumindol pa. Siguro na haluka yung ilalim. Manoy yung burak. Kaya nagkamatay. Pero sabi ng mga kinatawa ng Provincial Agricultural Office ng Bulacan at BFAR, posibleng kawalan ng oxygen ang mitsa ng fish kill. Possible na oxygen depletion, contributory lang yung mga sinabi nila na yung pagbaba ng tubig tapos yung lindol. Kasi nung araw nung Sabado, sabi nila dito, hindi raw maghapon daw na hindi umano umaraw. Kumuha ng sampol ng tubig sa iba't ibang bahagi ng palaisdaan ay sa mga otoridad na sa pagitan ng 6.6 at 10.5 ang dissolved oxygen level. Maayos daw ang tubig kapag 5 pataas ang dissolved oxygen. Ang pH level naman, pasok din daw sa normal level. Dahil sa nangyari, masangsang na amoy ang tinitiis sa mga residente. Ilang taga-barangay na ang tumulong sa pagtatanggal sa mga patay na isda. The best dyan, makakuha agad tayo ng barge na magagamit at mahakot yan. Sa inisyal na tayan ng lokal na pamahalaan, nasa 20 hanggang 50 milyong piso ang nalugi dahil sa fish kill. Siyam sa 11 barangay ng Ubando ang apektado. Sa ngayon, wala pa naman nakikitang epekto sa presyo ng isda ang nangyaring fish kill. Mula rito sa Ubando, Bulacan, Ian Cruz nakatutok. 24 oras!